Hello guys! So what's up? So welcome back na naman sa aking isang YouTube channel. So nandito tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So nandito ulit tayo ngayon sa Marso Bike Shop. Dito yan sa Loma de Gato Heritage. Hindi ito Heritage Park ha. Heritage sa Subdivision Marilao, Bulacan. Ayan. So kasama ko ngayon, si Sir Carlo. Ayan. Good morning po. Si Sir Carlo ang isa sa may-ari nitong bike shop na to. At si Sir Patrick. Ayan, Sir Patrick ang pinsan niya ni Sir Carlo. Ayan, Sir Carlo, invite mo naman sila sa inyong bike shop po. Hi, good morning po. Iniimbitahan ko po kayo sa Block 1, Lot 1, Phase 1, Heritage Homes Subdivision, Marilao, Bulacan. Dito po sa aming bike shop. Ito po yung mekaniko namin, si Melvin Mendoza. Ako. Ayan, ang mekaniko ng Melvin. Sige, shoutout. Melvin Mendoza. Shoutout po sa tita ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Ayan, shoutout muna, Sir Patrick. Ay, hello, shoutout po sa nanay ko dyan sa Dubai at sa mga tita ko dyan. Ayan, oh. So may mga nakita dito tayo, mga riders guys, mga bikers. So, pa-shoutout muna tayo dyan. Ay, shoutout po nga pala sa may gawayan Pajawal Budeleros. Budeleros eh, no? Talaga nakakabudol. Nakakabudol. Ayan, dami pa dito, oh. Shoutout. Shoutout sa Team Matatag dyan sa Wild Dogs. Ayan. Shoutout tayo, Paolo. Shoutout sa namin kung pinayagan ako magbike ngayon. Ayan o, oh, sir! Okay na po. Ayan sir, guys, magbabike check tayo ng Chada Attacker. Pero yun guys, merong sasabihin ngayon si Sir Carlo. With every purchase po ng ating unit, meron po tayong freebies na choice of tail light and bottle cage holder. At saka chain stay protector. Ayun, oh. So, may bike ka na. May mga freebies ka pang makukuha. Siyempre, dito yan sa Marso Bike Shop. So, guys, pasok tayo para makita niyo ang ating iba bike check. So, yun yung ating iba bike check. Ang Chada Attacker. So, naaalala ko dito ang theme song ng Dragon Ball. Chada, Echala. Napapakanta tayo. Yun. So, wala na intro, guys. Diretso na natin. Bike checkin na natin to. So ayan guys, ang ating iba bike check ngayon, ang Chada Attacker. Ayun, medyo nalalabo na ang mata natin. Pero bago natin i-bike check yan guys, ang sarap mang hubad. Ayan, uhubara muna natin yan. Oh. Oh, diba? Gustong-gusto natin ang uhubad. Eh. Oh, parang unboxing lang ha. Ayan, ubara muna natin para makita natin ang nilalaman. Uy, oh, diba? Oh. Eh, syempre hindi mo makikita yan pag may damit pa yan. Kailangan mong hubaran yan. O, ayan, o. Ang ganda nito, guys. Glossy red. Ah, hindi. Metallic red, guys. Metallic red ang pintura ng ating frame. Ayan, ang ganda. At yung mga itim niya, guys, na nakikita natin dito. Lahat yan. Ito, yan. Ano to? Water decals to, guys. Ayan. Water decals, Chada, Attacker. Dito, water decals din. Meron tayong lalagyanan dito. Uy, nawala sa focus. May dumaang cheeks. May lalagyanan tayo dito ng malamig na beer. Sarap niya, no? At dito sa ilalim, wala. So, ito yung preno sa likod o yung rear brake. At internal cabling tayo, isa rito. At sa kabila, bakante. Yan, bakante yan. Kasi naka-1x lang tayo, yun, no? O, diba, o? At kung pinasok dito, ayan, dito yan lumabas. Asa na? Ayun, sa ilalim. Diyan lumabas yung kable ng RD. Ayan, at dito dumaan, no? Ayan, ganda nito, guys. At ganun pa rin, kagaya ng Chada na isang binaycheck natin, pabentong baba, itong chainstay. At medyo flat to. Ayan, medyo oblong ang size nito. Ito, pabilog. Yung seat stay, pabilog to, na mayroong bridge. At meron din bridge yung chainstay. At dito yung kable, stopper para kung maglalagay ka ng FD, ayan, dyan dadaan or dyan yung paglalagyan mo, clamp type ang FD na gagamitin natin. At ang seat stay niya guys, medyo pa-bend to, bumuka ng konti dito, ayan, siguro para sa kaksyon kung magkakabit ka ng mas malaki, ayan. At yung frame natin guys, hindi siya smooth welding, maraming uod ng pagkaka-welding dito, ayan, saka dito at dito. Ayan. Ang sinukat ko tong head tube niya guys, 111 mm ang haba nito. At straight tube yan guys, unat na unat. Lalaking lalaki yan. Diretsyong diretsyo yan, no?
At integrated ball bearing yan, no? At merong yung tsada sa harapan. Ito guys, pag kinapa mo parang decals, ito water decals, itong black. At itong top tube niya guys, pa triangle ang shape niya, pero flat itong ilalim. Double butted aluminum technology, so dalawang puwet ang pwedeng umupo dyan, no? Shoutout sa kay Sobeit dyan, no? So sa kanya ko natutunan yun. At sport geometry, water decals yung mga line. May brand dito na Attacker, itong yellow na to, water decals din. Then brand na Chada. Malapad to guys, then bakitid. Yan. Ang seat stay niya guys, ang sukat ay 17. Medium to guys. Ang frame natin ay medium. 27.5 made from aluminum alloy 6061 kung hindi ako nagkakamali. At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ang suspension fork niya guys ay bakal ang crown, bakal ang arc, bakal ang stanchion, at bakal ang lower. Ayan, no? So ang tigas nito, mas matigas pa siguro ulo ko rito. Ayan, at meron tayo ditong nakalimutan ko na, manual lockout. Ayan, kulay red. At syempre, meron tayo ditong preload. Ayan, no? 110 mm ang kanyang stanchion. At dito tayo. So, quick release ang ating fork, kaya quick release din ng ating hubs. Ang hubs natin, ayun, walang tatak. Lagyan natin ng tatak buhin. Ayan, wala talaga siyang tatak, guys. At 32 holes, alloy. At ang kanyang bearing, guys, palamang at sumalamang ko, crown to. Ayan, kasi rubber yung cup niya. Ayan, pero hindi pa rin natin sure yan. Ano ko lang yun, medyo hula ko lang yun. At ang ating spokes ay buckle din. Double wall alloy rim na may sticker na Chada. 20 mm to yung kapal niyan. Nakalagay dito, design engineered in United States. Wow! Imported! Made in US! So, diba? At ang gulong natin, wala akong makita ng tatak, guys. Ang size niya, 27.5 by 1.95. So, pang kalsada to, guys. Fast rolling to. Ayan, so sa mga mahilig mag-rides, lalo na sa mga malayuan, tamang-tama to sa inyo. Parang gusto ko mag-downgrade ng gulong. Ang taba kasi ng gulong ko eh, no? At ang ating hubs, ganun pa rin. Alloy. Alloy Lodi na walang tatak. Ayun, wala rin tatak dito, guys. 32 holes. Quick release alloy. Ayan, quick release Lodi. Quick release alloy tuloy, no? Quick release Lodi. Alloy yan, guys. Tapos baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na Chada. 20 mm yan. At ang gulong natin ay 27. Ayan. 27 by 1.95. Ayan. Medyo maliit na talaga to, guys. Tamang-tama na to. Siguro ito yung sweet spot ng size ng gulong kung gusto mo eh madalas ka sa kalsada tapos minsan nagla-light rail ka. So sweet spot yung itong 1.95. At pakinggan natin yung tunog ng hubs. Ayun, medyo nakaka-relaxing yung tunog niya, guys. Hindi siya ganun kaingay. Ayan. O, di ba? Tamang-tama lang siya sa tunog ng hubs. At bilangin natin speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. Na 11 to 42 yata ito, guys. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. 42 nga. Ang tatak ay Sunshine SZ cassette type. Hindi yan yung cassette na pinatutugtog, ha. Baka malakalain yung cassette yan. At MX-10 na RD. Medyo malabo lang yung print niya, guys. MX-10 yan. Made of plastic. Sa mga merong ganitong RD, at ma-experience nyo na masisira yung ganito, malolost thread, meron tayong tutorial niya kung paano nyo ayusin ito. So, madali lang yan. Mas magiging matibay yan. At ang ating pulley ay oversized. Tension pulley, guide pulley, oversized yan. Made of plastic. Ayan. Ang ganda, promise. Tapos, ganito yata itong long cage. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam yung short cage saka long cage. At ang ating kadena, ayan, makatas-katas pa. Ang kadena natin, chain 01, chain dash 01, bicycle. Hindi ko makakita yung tatak. Parang CK yata. You know, imported to CK. Parang Calvin Klein lang. Ah. At ang ating crankset ay made of Ragusa
alloy ang ating crank arm. Ayan, Ragusa R600. 170mm. Square tapered. Ang kulay silver ang ating bolt chain. Tapos, ang chain ring natin ay bakal narrow white. At ang BB natin, guys. Buti pa yung bike may BB. Ayan, buti pa yung bike may BB. Basta may BB yung bike. Sealed bearing yan. Sealed bearing, Lodi. At ang ating seat clamp ay alloy pa rin. Ayan, alloy. Pero yung ating seat post ay gawa yan sa bakal na may tatak na tsada. 27.2, 350mm ang haba. Tapos yung pedal natin, Tick Plus. Ayan, Tick Plus yan. Huwag ka lang magsesemp lang. Ingat-ingat ka lang dyan, no? At ball bearing ang ating, eto, to, axle biyata tawag dito. At ang upuan niya, guys, ay may tatak na tsada. Makapal ang foam. Mataba, mahaba. Ayan, sa mga mahihilig sa mataba at mahaba dyan, no? Diba? Oh. At eto, guys, ang lapad nito. Swak na swak ang puwit mo rito. Ayan, no? Swak na swak talaga. At may mababaw na kanal dyan. Dadaan ang ihi mo. At may hiwa dito. So dito dadaan yung utot mo. Ayan, no? Lapat ang puwit mo dyan. At ang handlebar natin, guys, 720mm ang haba. Mid-rise. Ayan. O mid-rise ba? Low-rise. Low-rise yata. At straight ang ating handlebar. Made of alloy Lodi na may tatak na tsada. 90mm ang ating stem na made of alloy Lodi pa rin. Ang headset natin, guys, alloy to. Yung head cap. Tapos ang spacer natin, dalawang alloy Lodi na 10mm. Ayan. 1cm. At ang dash cap natin ay flat. Sa mga hilig sa flat dyan, kagaya ko, gusto ko flat para babang-baba yung stem. Kasi yung ibang mga dash cover, 10cm yung taas. Ayan. So, pwede mo ibaba yan. So, bagsak yan. O, diba? At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya ay Logan. Ayan. Logan. So, preno to ni Wolverine. Naka-IS mount. Ang ganda. At 160mm na rotor. Ganda na ito. Nakakalimutan kong sabihin na naman, guys. Ang lever natin ay Logan. So, preno to ni Wolverine. So, dito, preno lang makikita mo. Sa kabila, wala. Kasi naka-1-by lang yan. Dito naman, Logan pa rin, caliper. 3-finger. Ayan, 3-finger. Gusto ko 2-finger lang eh. Pero mas masarap 1-finger. Kaya lang mahal yung 1-finger. At Senza MX-10A na shifter. Wala siyang number dito, guys. Ito pa isa kong isasama sa video, guys. Push. Ito, ano ba to? O, yung pull. Ganda ng shifter na to, guys. Kasi ibang nakikita ko, puro push lang. Dito mo, ano, nakihirap. Aabutin mo pa rito. Ito, andali, o. Oh. Ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang, ano. Ayan, naalala ko si Madam Inuts. Ayan, shoutout sa'yo, Madam Inuts, ano. At syempre, sa kabila, ganun din yan. Yung caliper niya ay Logan. Ayan, preno to ni Wolverine. Naka-post mount. Ang ganda ng pagkakaano ng to, ano rito, welding nung lalagyanan ng caliper dito. At 160mm na rotor. Yung pangkaraniwang nakikita natin na design. At ito yung kabila ng crankset. 170mm na crank arm. Square tapered. Alloy to, guys. Alloy. At palagay ko, wala na ako nakalimutan, guys. So, liyapan uli natin. Ang ganda nitong tsada attacker. So, yan, guys, ang ating vibe check ng tsada attacker. Ayan, dito sa Marso Bike Shop. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 14,000 pesos lang. Siyempre, meron niya mga freebies, etc. Ayan, dito yan. Siyempre, sa Marso Bike Shop. At tumatanggap sila. For the time na rin ni-record namin ang video na to, guys, cash and GCash ang pwede nyo ipambayad. Pero on process na, guys, yung kanilang home credit. So, sa mga susunod na araw, available na sila sa home credit. Ayan. So, pwedeng-pwede na kayong umuwi rito ng Hulugan na bike. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Ayan. Ito yung dami pa nilang bike dito. Ayan. Tosic, Twitter, ang dami. Aerowick, may Trinks, may
Faxter. So may mga parts din sila dyan, oh. Dami, ganda, oh. Ganito lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like. Share na rin kayo guys para dumami pa ang ating views at subscribers. At huwag kalimutan pindutin ng comment. Ah, huwag kalimutan mag-comment kung ano masasabi ninyo sa binike check na Chada Attacker. Pero oh guys, sulit to. Sulit, promise. At huwag kalimutan pindutin ng subscribe button. Road to 5,000 na tayo. Ganito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.